So, meron pong mensahe si AFP Chief Romeo Browner Jr. para po sa mga military na nasa Davao Region. Okay, so basahin ko po yung news pagkatapos magbigay tayo ng reaksyon. AFP Chief General Romeo Browner directed the soldiers based in Davao to remain united and stay vigilant against enemies trying to infiltrate various sectors of society to challenge their unity. So, Browner visited the headquarters of the 10th Infantry Division at Camp General Manuel Yan Sr. in Davao de Oro and Eastern Mindanao Command in Panacan, Davao City on Saturday, Feb 3, to rally the troops to support the administration amid recent political developments in the region. In his message to the troops, the AFP chief said that he is confident in the loyalty and professionalism of every member of the AFP. I am not worried because I know that the new breed of soldiers are professionals. Let us remain united and loyal to the Constitution and the chain of command. Focus lang tayo sa trabaho natin, isa lang ang ating Pilipinas, isa lang ang ating bansa. Let us be proud of our heritage, let's be proud of who we are as a people. Pilipino tayong lahat, kaya mahalin natin ang ating bansa. Sabi niya, diba, mahalin ang ating bansa, hindi hatiin. Okay? So, dagdag pa dyan, ito pa yung kanyang sinabi. I hope that you will continue the good works that you are doing. Ituloy lang natin yung pagiging professional natin at ang pagiging isang armed forces of the Philippines. Okay? Philippines, buo. So yung kanilang pagsisilbi, hindi lang para sa Luzon, hindi lang para sa Visayas, hindi lang para sa Mindanao, sa Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas. Iyan po ang ating armed forces. At naniniwala po ako na hindi nga natin sila masyadong na-appreciate. Dapat po talagang bigyan po natin sila ng lahat ng honor and respect that they deserve. Dahil binubuwis po nila yung kanilang buhay to ensure that meron po tayong peace sa loob ng bansa at sa ating teritoryo dito po sa Pilipinas. So talagang kapuri-puri po ito pong ating mga military. Okay, so pag-usapan natin. How does this connect doon po sa gulong nangyayari po ngayon? Okay? So ako, ito lang naman, personal ko lang naman to, maaring mali ako. Iniisip ko ng mabuti, iniisip kong mabuti kung ano ang logic nung ginawang pang-aaway ni Tatay Digong nung sa Davao Rally. Okay? Bakit mo gagalitin ang Malacanang? Bakit mo, di ba, why would you want to, kumbaga, lagyan ng gasolina yung tension between the Duterte camp and the Marcos admin? Di ba? Pero kung titingnan mo, mabuti, baka siguro iniisip niya na talagang aarestuhin na talaga siya dahil dun sa ICC. O, plus, iniisip siguro niya na the only way to get out of this situation and maybe get back into power is, kasi dalawang component yan. Usually, merong military component na if ever yung mga kudeta, yung mga, merong military component, merong civilian component. So, yung baka yung ginagawa niya, hindi ko sure, baka mali ako, correct me if I'm wrong, is sa civilian component. Okay? Para magalit yung mga tao, para yung mga tao lumabas sa kalsada at mag-rally at kumaga ipatalsikin o pag-resignin si Pangulong Marcos. Parang ganun yata yung gusto niyang mangyari. Tapos kasabay niyan, syempre pag nakikita yung mga tao sigurong ganun o makikita ng military, tsaka magkakaroon ng mga galawan sa military at meron tayong mga konting naririnig na minor lang naman, maliliit lang naman. Okay? So, nasaan tayo ngayon pagdating dyan? Doon sa civilian component, okay? Nakita nyo yung rally sa... Rally? Matatawag bang rally? Nakita nyo yung get-together, okay? Nung mga pinatawag nung isang supporter, I think supporter ni VP Sara yon. Pero syempre, yung panawagan na yan, syempre yung mga DDS, tinawag niya para pumunta doon sa Liwasang Bonifacio. Wala pa yatang 100 yung lumabas sa kalsada. Okay? Ano ang sabi ng mga Marcos loyalists? O tingnan nyo, puro lang kayo pambabash sa social media, yun lang daw yung alam nyo. Pero pag tinawagan kayo na pumunta sa kalsada,
nga, nasaan na, di ba? So, yun, maaari namang ano lang yan, maaari namang get together lang talaga yun, hindi ko alam. Pero sa civilian, hindi mo nararamdaman. Eh, maingay sa social media, maingay sa YouTube, yung iba, pero yung going out on the streets, nagpo-protesta, nagra-rally, wala. Wala kang makita halos eh. Wala nga eh. So, yun yun, sa civilian. Sa military, okay, as far as I am hearing, everything is in order. Everything is intact. Yung mga sundalo po natin, professional po yan. Ayaw po niya ng, as much as possible, ayaw niya ng gulo, ayaw niya ng, di ba, ng mga bloodshed, ayaw niya nung ikaka-endanger ng buhay nila, buhay ng mga kasama nila, di ba, at magkakaroon ng gulo, tensyon, di ba, makukulong pa sila, maiiwalay sila sa pamilya nila. Ayaw po ng military ng ganyan. Okay? Lalo na para saan, 'di ba? Para saan? 'Di ba? Itong Marcos administration, they were duly elected by the people. 'Di ba? Ako I didn't vote for Marcos, I didn't campaign for him, pero siya yung binoto ng majority sa atin. Okay? Even sa Mindanao, siya yung binoto. Okay? And the military will uphold the constitution and will support the government and the administration of the person na inelect natin. Eh, kasi demokrasya tayo. At meron tayong konstitusyon. At yan ang pinoprotektahan ng ating mga sundalo. Eh, kaya on that end, wala din. Malabo din. Talagang wala akong nakikita sa ngayon. Di ba? Lalo na, di ba? You have the likes of former Senator Juan Ponce Enrile. Nandiyan sa Malacanang advising PBBM, di ba? Eh kung meron mang tao na alam yung mga ganyan, yung mga kudeta, mga uprising na ganyan, si JPE yan na marapit nang mag 100 centennial sa Valentine's Day. Okay? So sa akin po, ito ha, ulit-ulitin ko yung mensahe ko sa mga DDS na gusto ang hiwalay na Mindanao, okay? Mahal ko po kayo, Pilipino po tayo lahat. Kayo po ay poprotektahan ng ating sandatahang lakas. Okay? Pero kung yan talaga ang nasa puso ninyo, diba? Kung wala talaga kayong, kung hindi buo ang inyong pagmamahal sa Pilipinas, kung gusto nyong sundan, o gusto nyong gayahin yung pong ginawa dati ng MNLF, ng MILF, diba? Ano ba yung DDS ba yung susunod sa MNLF, MILF? Diba? Die Hard Duterte Separatist. Yun po yung tawag ko dyan. Hindi po Mindanao, Duterte Separatist po yung tawag ko dyan. Kung yun ang nasa puso ninyo, eh, hindi ko po kayo kayang pigilan. Okay? O, pero sila, General Browner at yung ating military, diba? Yan po ang trabaho nila. Kung merong nagbabalak ng hindi maganda, yan po ang kanilang sinumpaan sa bansa, sinumpaan sa Pilipino. Diba? Katatapos lang po ng election, mga almost 2 years ago, inelect si PBBM. Trabaho po nilang proteksyonan yung pong ating konstitusyon at ang ating gobyerno. Kung meron mang gustong manggulo, lalo na kung ito po ay para sa pansariling interes. Okay? Kung gusto nyong mag-ala MNLF, ala MILF, tanungin nyo po yung mga nag-MNLF, MILF, kung gaano po kahirap yung pong pinagdaanan po nila para po humantong sa kung anong kapayapaan meron po ngayon. Pero anyway, yan po ang inyong ano, mahal ko pa rin kayo. Pilipino po tayo and you will be protected by our military. So, yun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parati, guys. Yeah, mahalin natin po ang ating bansa, hindi hatiin. Okay? Mahalin. Bye-bye.